Magandang araw guys, sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano lilinisin ang AGR ng isang Mitsubishi 456U. Ang 456U guys, ginagamit sa Mitsubishi Strada at Mitsubishi Montero. Pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe muna, paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod nating mga videos. Kaya tara! Ito yung mga tools na ating gagamitin, ratchet at saka 14mm socket para dito sa portion na to. Apat na bolt yan. Tapos star screw para sa apat na screw dito sa AGR motor natin. Tatanggalin natin yan. Tapos 12mm box para dito sa bracket ng ating baterya. At saka doon sa ibaba. Yung dalawang bolt na yan, part din ng AGR. 12mm yung gagamitin dyan. Tapos 10mm para dito sa battery clamp natin. Kasi tatanggalin natin itong battery natin para maganda yung access natin habang ginagawa natin yung AGR o tinatanggal natin yung AGR. Tapos plier para dito sa hose clip na ito. Tatanggalin natin ito para hindi makasagabal. So tara, tatanggalin na natin. Uunahin natin itong baterya. Dapat guys, kung magtatanggal kayo ng baterya, ang battery clamp niya, uunahin niyo yung negative. Tapos kung sa pagkakabit naman, uunahin yung positive. So ayan, wala na yung baterya. So maganda na yung access natin. So ang susunod nating tatanggalin is itong socket niya. Socket ng AGR motor. Yan. Tapos sunod itong vacuum hose. Galing ito sa vacuum, papunta dito sa hydro box natin. Ayan, pagkatapos itong apat na bolt na ito, ito saka ito, ito at ito, 14mm yun guys. So pagkatapos naman tanggalin yung apat na yan, itong 12mm naman dito sa baba. Guys, ito na yung AGR natin. Tsaka makikita nyo, marami na siya. Ito yung mukha ng AGR guys, kung 80,000 na yung tinakbo ng inyong sasakyan. Tatanggalin natin itong dalawang bolt tsaka itong apat na screw. Tatanggalin natin.
para matanggal natin itong EGR motor, tapos malinisan natin yung bulb dito sa ilalim. Sure na tatanggalin natin itong motor. Ito yung motor niya, guys. Sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung paano i-diagnose ang motor ng ating EGR, kung sira na ba siya o kailangan na siyang palitan. Para masundan nyo, paki-subscribe, tapos i-hit mo yung bell icon para ma-notify ka kung may upload ko na ang video kung paano natin ito i-diagnose. So, susunod, tatanggalin natin ito. 14mm. So, ayan. Tanggal na. So, masusunod nating tatanggalin is itong bulb niya. Para matanggal itong bulb, guys, tatanggalin natin itong retainer niya. Gagawin natin ito, tukuran natin ito. Dahil ididiin natin itong retainer niya para matanggal yung bulb. So yan, tanggal na yung dalawang lock. Ito na yung lock niya, guys. Parang sa balbula lang ng ating makina. Ayan. Spring niya. Didiin na natin sa ilalim. So, ayan. Simulan natin ng screw, guys. So, pag nag-build up yung carbon dito, guys, ito. Yan. Kasi tinutulak ito ng motor. Pag nag-build up siya tapos nag-stack up, doon na nasisira yung ating motor. Kasi hindi na niya maitulak itong balbula na ito. Dapat huwag natin kalimutang nililinis ito. Kasi ito yung dahilan kung bakit nasisira yung ating EGR motor. So yan. So ito yung mga i-sprayhan natin, guys. So i-sprayhan natin yan gamit yung carburetor cleaner. Ito na yung mga i-assemble natin, guys. Dahil malinis na, so buuhin na natin. Tapos pagsalpak natin, siguraduhin natin na hindi siya stuck up. So, tapos lalagyan natin yung spring niya.
Tapos hadi-hadiin natin. So, yun nga. So, pagkatapos nyan, so, kakabit na natin itong tubo niya. Huwag kalimutang ibalik yung gasket. Make sure guys na itong portion na ito, saka ito, papunta doon yung butas nila. Yan. Kabit natin yung motor. So dapat yung saat yung socket niya nito rin kaharap pati yung butas na ito. So, ayan guys, ikakabit na natin. Ilalagay natin itong dalawang bolt dito sa babaw para mailagay natin itong gasket niya. Ayan. Kasi kung hindi natin ilalagay itong dalawang bolt guys, mahirapan tayong ikabit itong gasket, lalo na pag andun na makakabit na. Yan, huwag muna nating masyadong isagad para maikabit pa natin itong gasket doon sa ibaba. So ayan guys, naikabit na. So, ang susunod natin gawin is ihigpit na lang itong apat na bolt. Ito, ayan. Tsaka dalawa dito, till beam in sa baba. Tapos, ilalagay itong socket. Ayan. Tapos, huwag kalimutan itong vacuum hose. Ayan, dapat maibalik yan dito para hindi titigas yung ating preno. Tapos, ibabalik na natin yung battery. So ayan guys, yun lang yung proseso.
So sana may natutunan kayo sa video na ito. Paki-subscribe, paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod kong mga videos. Maraming salamat.